Hello guys, welcome back to my channel, Weng Pitet. By the way guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni, tawagin na natin siya sa pangalan na Ma'am Amera. Ito yung katanungan niya guys, basahin ko ha. Sabi niya, Ma'am, paano naman po sa case ko, Ma'am? Ano ang gagawin ko? Ang laki ng sinisingil nila sa akin para matubos ang passport ko. Na-cancel po kasi ang application dahil nag-lockdown po nung time na yon. Ngayon ko lang kukunin ang passport ko. Kaso, 4,500 singil nila. Sa medical, 3,500. Sa vaccine, 1,000. May allowance pa lahat. Babayaran ko daw po yun. Wow, ang laki naman nung... Ang mahal naman ng passport. At saka ang mahal naman ng medical nila. So, okay ma'am. Ano ang tanong mo kung ano ang gagawin mo? Explain ko muna sa iyo, yung 4,500, masyadong malaki po yan. Kasi kung ikaw lang yung kukuha ng, sabihin mo yan sa agency mo, ang laki naman ng halaga ng passport. Tingnan mo to, ipakita mo to. Mag-search ka sa Google, tingnan mo ha. Kung magkano lang yung halaga, kung ikaw yung mismo kukuha ha. Inside Metro Manila, ang halaga ng passport, kung ikaw ang kukuha ha, pag normal, regular processing lang, 950 pesos for 12 days makukuha mo. Kung gusto mo ng special or expedited processing, yung mabilisan, nagkakahalaga po siya ng 1,200 pesos. 6 days mo lang siya makukuha kung inside Metro Manila mo siya kukunin. Outside Metro Manila naman, ang halaga ay regular processing, 950 pesos. The same lang din. 12 business days. Kung special expedited processing, 1,200 pesos. Ang naiiba lang ay magiging 7 days business day siya. Mo siya makukuha. So, sabihin mo dyan sa agent mo or sa agency mo na bakit ang mahal naman, hindi ko babayaran yung 4,500 na yan kasi ang mahal. So, kung ayaw nila pumayag, pwede po kayo pumunta sa POAA or sa MDW tapos i-complain nyo yung agency nyo sa pag-hold nila ng passport niyo. Or kung meron kayong, kung gusto nyo talaga, pwede nyo sila i-complain sa police. Mag-report kayo sa police, complain nyo sila, tapos complain nyo na hinuhold nila yung passport mo or pinapatubos nila yung passport mo sa'yo. Kasi ba against the law po ang pagpapatubos ng passport eh. Kahit panoorin nyo yan sa mayroong video or discussion sa kay Sir Rafi Topo at saka sa ano pa ba yung isa, yung kapatid niya na isa, nakalimutan ko lang yung pangalan, yung isa si, hindi siya si Montolfo, basta maraming video dyan guys na diniscuss yan, nakalimutan ko talaga yung isa. So, against the law po yan. Tapos kung ipipili talaga ng agency mo, pwede kang pumunta sa POAA or DMW, i-complain mo yung agency mo. Huwag kayong matakot na mag-complain kasi passport nyo po yan. Personal, gamit nyo yan. Dapat kayo ang may hawak niyan. So, dito naman tayo sa medical. Sinasabi yung sinisingil na sa'yo, 3,500. Hanapan nyo sila ng resibo. Kung totoo ba talaga na 3,500, yung resibo dapat ay yung kung saan ka pumunta na clinic at saka kung saan ka nagpa-medical, dapat meron yung sulat, nakasulat doon. Pero kung sulat kamay lang nila, huwag nyo tanggapin, huwag nyo bayaran ng ganung halaga kasi ang mahal naman. Tapos yung vaccine, wala akong idea about it sa vaccine, pero sa agency kasi na nire-recommend ko, yung medical kasama na yun dun sa yung vaccine ata. Medical ganun. Pero nasa, parang nasa 1,700 lang. Yung sa agency na nire-recommend ko ha, yung sinisingil nila. So, iba-iba siguro yung prices ng mga agency. So, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below. And paalala lang, kung meron nga pababayaran yung agency mo sa'yo, bayaran mo lang yung merong resibo. Kung ipipili talaga nila yung ganyan, pwede po kayo dumulog sa DMW or POAA para doon nyo
doon yung mapag-usapan. Pwede mong i-ano yan, i-reklamo na bakit ang mahal naman ng passport. Samantala, ito lang pala yung prices ng mga passport. 950,000 pesos at saka 1,200 pesos. Bakit ang mahal naman? Grabe, 4,500. Okay, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang tanungan, just comment below. See you. Have a good day.